Isang mapagpala, masaya at malusog na araw sa ating lahat. Narito na naman muli tayo sa panibagong kapupulutan ng araw sa pagbibigay ng idea kung paano mapapanatili ang ating kalusugan o malusog na katawan. Ito ay bilang bahagi ng programa ng wellness at ng Margarita Rojas de Ayala. Pag-uusapan natin ngayon ay ang Module 2 tungkol sa mga pihikan sa pagkain. Ako po si Teacher Carol. Halina, kayo ay makinig. Okay, bago natin simulan ng ating talakayan, may ibibigay muna po ako sa inyong mga katanungan na maaari niyong ibigay ang inyong mga karanasan o mga kasagutan pagkatapos ng ating talakayan. Ano ang reaction mo o ano ang reaksyon ng iyong anak kapag maghahain ng bagong uri ng pagkain? Ano din ang reaksyon ng iyong anak kapag kayo ay maghahain ng gulay? Ano ang ginagawa mo o sinasabi mo kapag tumatanggi siyang kainin ang iyong inihanda? So yan ang mga katanungan na dapat natin na maaari tayong makapagbigay ng inyong mga karanasan. Ibahagi natin ito sa iba. Okay. So, bilang hamon daw sa atin, kasi maraming kabataan ngayon ang mga masiselan or mapipili pagdating sa pagkain. So, ito, ang ugaling ito, yung pagiging mapili sa pagkain, ay nagdudulot ng hindi maganda sa kalusugan ng inyong mga anak, lalo na kapag sila ay tumanda na. At napakasakit din sa kalooban ng mga nanay, tulad kong mga nanay, na kapag tinatanggihan tayo ng ating mga anak. So ano ba yung mga batang pihikan? O ang mga batang pihikan daw ay maaaring maging underweight. So ibig sabihin kapag ang bata ay pihikan, sila ay magiging underweight or kulang sa timbang. Siyempre nga naman, hindi sila nakakakain ng sapat na pagkain o masustansyang pagkain na kailangan ng kanilang katawan. Pangalawa, magkakaroon daw sila ng micronutrient deficiencies. Ito ay mga nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng ating anak. Isa na rito yung pagkakaroon ng anemia. So yung anemia ay isang napakahirap o delikadong sakit na maaaring mauwi sa kamatayan kapag hindi na natin ito nabigyan ng lunas kagad. Okay. Pangatlo, makaranas ng problema sa kalusugan tulad ng hirap sa pagdumi at infection. So, ibig sabihin, kasi yung mga nakukuha nating vitamina at minerals sa pagkain ng gulay ay nakatutulong para tayo ay makapaglabas ng dumi or maiwasan ang mga infection na nagdudulot sa atin ng sakit. Okay, magiging physically unfit daw sila. So, pag sinabi natin physically unfit, so hindi daw sila o manghihina sila or meron din mga kabataan na hindi angkop yung kanilang taas base sa kanilang mga edad or ang katawan nila, ang timbang nila ay hindi sumasakto or sumasapat sa kanilang mga edad. So ibig sabihin, hindi sila fit sa kanilang katawan or limbawa may mga gawain na pang grade 1 pero ang iyong anak hindi niya kaya kasi kulang nga siya sa mga minerals or vitamins sa katawan. So nanghihina siya. Hindi niya kayang gumawa ng mga gawain na dapat na nagagawa na nila. Next, magpakita ng mga problema sa pag-uugali sa kanilang pagtanda. So usually, ang mga problema natin sa kalusugan o ang mga kakulangan natin sa mga vitamins, minerals, ay kadalasan hindi natin agad siya nakikita kapag tayo ay bata pa o hindi natin nakikita sa ating anak
ngayon na bata pa lang sila. So, ito ay makikitaan or makikita nyo yung pagbabago sa pagdating nila habang sila ay tumatanda. So, doon natin nare-realize habang sila ay lumalaki, tumatanda, doon natin nare-realize na ay kulang pala or hindi sapat yung ginawa kong pagpapakain sa aking mga anak kasi hinayaan ko siyang maging pihikan. So, merong mga katanungan, paano ba malalaman or paano ba natin malalaman kung ang inyong anak ay pihikan? Pihikan or mapili sa pagkain. So, ang pihikan sa pagkain ay itong mga bata na kumakain lang ng ilang uri o kaunting pagkain. So, ibig sabihin, hindi lahat ng inihahain mo ay kinakain niya. So, iilan lang or kaunting pagkain lang yung mga gusto niyang pagkainin. Ito yung mga pili lang. Kumbaga, kapag hinaniinan mo siya ng bagong pagkain, hindi niya yan kakainin. Unless na alam niya yung pagkain na yun. Okay, next. Kumakain lang kung gusto ang pagkain nakahain. So, yun nga. So, ilang uri nga lang diba daw ang kinakain niya. So, kapag hindi niya gusto yung pagkain, hindi niya kakainin. So, yun yung isa sa mga dahilan o isa sa mga hint kung pihikan ba ang iyong anak. Kasi ayaw tumikim ng bagong ulam. Tinatanggal ang gulay sa plato. So, pinipili daw niya. Tinatanggal yung gulay sa plato. Para siyang namimili lang talagang kinukuha lang niya or nangihinguto, kumbaga, ng pagkain kung ano lang yung kanyang kakainin. Tapos, mas gusto daw niya ang inuming mataas sa asukal. Yan, yung matatamis. So, ibig sabihin, ang mga bata mahilig sa matatamis. So, dapat iniiwasan natin ito na kanilang laging iniinom kasi magdudulot ito ng kanilang sakit. So, yun yung maaaring yung kakitaan sa inyong anak kapag siya ay isang pihikan sa pagkain. Sensitibo sa lasa, kulay o texture ng pagkain. So, yun. Kumbaga, tinitingnan muna niya kung ano yung itsura, ano yung titikman muna niya. Or minsan, di na nga niya titikman eh. Kasi pag nakita niya pa lang, parang pagbago sa kanya, hindi niya kainin. So, yan yung mga ilang mga basihan kung paano natin masasabi na ang ating anak ay isang pihikan sa pagkain. So kung ganyan ang inyong anak, kung nakikitaan niyo siya ng ganyan, ibig sabihin nga ito ay pihikan. So meron tayo ditong tatlong tips para mainganyang kumain ang batang pihikan sa pagkain. So ano itong mga to? Ito ay ang bumuo ng pamilyaridad, gawing positibo ang pagkain ng masustansya, at maging mabuting halimbawa. So, ano ba itong mga ito? Pag sinabi kasi natin bumuo ng pamilyaridad. Okay, may ilang bata daw kasi ang talagang ayaw sumubok ng mga bagong bagay o pagkain. Kung magiging pamilyar sa kanila ang pagkain, mas madali raw nila itong kakainin. Siyempre nga naman, kahit tayo ng mga nanay, di ba? Na kapag hindi tayo familiar doon sa pagkain, hindi natin ito basta-basta kinakain. So, paano ba ito gagawin? O paano ito makakatulong para hindi matanggal ang pagiging pihikan ng ating mga anak? Una, mag-alok daw tayo ng gulay tuwing kakain. So, ibig sabihin, every day or every time na kakain tayo, aalokin nyo sila na kumain ng gulay. So, minsan kasi ang nangyayari sa ating mga nanay, kapag inalok natin ng isa, dalawa o tatlong beses ang ating mga anak na kumain ng gulay, tapos tinanggihan tayo, hindi na natin siya uulitin. So, dapat tanggalin natin yung sa isip natin na, ay, ilang beses ko na yan inalok, ayaw naman. So, wag. Dapat hindi tayo sumuko sa pag-aalok sa kanila palagi na kumain ng gulay. Sunod, magsimula ng sa mga gulay na neutral ang lasa o matamis. So, ibig sabihin, marami kasi tayong mga uri ng gulay. So, dapat mamili tayo ng mga gulay na neutral lang yung lasa or wala silang malalasa na
hindi nila magugustuhan or dapat medyo manamis-namis po ito. So marami naman pong gulay na mga pwede nating ipatikim. Huwag lang mo, wag lang po natin uumpisahan sa pagkain ng mga gulay na hindi aayon o hindi nila matatanggap agad ang lasa. Katulad ng ampalaya. Huwag nyo agad isa kanila ipakain nyo. Mag-isip muna kayo ng gulay or bumili kayo ng gulay na alam nyo na magugustuhan niya ang lasa. So next, lutuin daw ang mga gulay sa iba't ibang paraan. So ibig sabihin maging creative. Creative mom, o di ba? Creative na nanay sa pagluluto. So ibig sabihin dito, magluto ka ng isang putahe na may gulay or haluan mo ng gulay na magiging kaaya-aya o magugustuhan na mamotivate mo ang anak mo na makain ito. So halimbawa katulad nung, di ba, katulad nung ampalaya nga, sabi ko nga, di ba, na huwag muna agad ipatikim. Pero ang ampalaya, meron silang bagong ginagawa, di ba, dyan na niluluto nila o ginigisa nila yung ampalaya, nilalagyan nila ito ng itlog. So kapag nakita ng bata, itlog at saka ng giniling, o di ba, so kapag nakita nila ito ng bata, parang hindi iisipin nila, ay ano kayang lasa, kasi egg naman siya, may baboy siya. So itatry niya yan kainin. So dapat tayo maging creative kung ano yung mga ilalagay o isasama natin doon sa gulay. So next, hayaan silang tumikim paunti-unti ng bagong gulay. So ibig sabihin, huwag nyo silang bibiglain ng kain. So halimbawa, hinainan nyo sila ng gulay na yung inihanda. Hayaan mo silang, anak, tikman mo to, masarap to. Tinikman niya, konti lang. Nakdamihan mo pa. Dapat hindi po ganun. Hayaan mo silang tikman dahan-dahan o unti-unti hanggang sa magustuhan nila yung iyong inihanda. Next, magdagdag ng gulay sa mga nakasanayan o mga paboritong ulam. So, ibig sabihin na, isipin mo, ano ba yung mga paboritong kainin ng aking anak? Ano ba yung paboritong ulam ng aking anak? So, yung mga paborito niyang mga pagkain o ulam, dapat lagyan mo siya ng, o ilagyan mo o sahugan mo siya ng gulay. Unti-untiin mong lagyan siya ng sahog na gulay. So, halimbawa kasi minsan may nagluluto, di ba, ng adobo, nilalagyan ng patatas, di ba? So, kahit pa paano makakatikim doon ng anak niya. Or yung iba, pork steak, beef steak, nilalagyan din nila ng patatas. O yung maraming may mga ulam dyan na may mga gulay. So, unti-unti mo siyang ipatikim sa kanya hanggang makasanayan niya na kumain ng gulay. Okay, pangalawang hakbang o pangalawang idea para magkaroon o mawala ang pagiging pihikan o maselan sa pagkain ng inyong anak. Ito ay ang paglikha o lumikha ng positibong karanasan. Ano ba ibig sabihin ng lumikha ng positibong karanasan? So, matututunan daw mali ng mga bata ang kumain ng masustansyang pagkain. So, maiugnay nila ito sa kasiyahan, mga gawaing pampamilya at magagandang alaala. So, kailangan daw na bumuo tayo ng masayang karanasan para sa ating mga bata, lalo na sa pagkain. So, ano ba itong mga ito? Una, kumain daw tayo sa tamang oras. Kasi usually, kapag busy mom, yan, mga nagtatrabaho na nanay, na kailangan magtrabaho para matustusan ang pangangailangan ng anak. So, dapat hindi pa rin natin tinatanggal o binibigyan pa rin natin ng time ang ating mga anak na makakain tayo makakain sila sa tamang oras at masabayan sila sa pagkain. Kasi minsan kapag nalilipasan na sila ng gutom, nawawala na sila ng ganang kumain. So dapat nakakakain sila sa tamang oras. So iwasan daw gumamit ng gadgets sa oras ng kainan. So mapapansin kasi natin ngayon, ang mga bata ay mahilig na sa mga cellphone, gadgets. Okay. Dapat daw, kapag oras ng kain, kain lang. So, patanggal yung mga gadgets. Kasi kapag hinayaan mong nag-gadgets ang iyong anak, hindi niya makukuha
yung sapat or yung tamang vitamina o sustansya ng pagkain sa kanyang katawan. Kasi kapag habang nag-gadget siya, kumakain siya, dahan-dahan lang siya kumakain, di ba? Tapos wala na siyang gana agad kasi nga napupokus siya dun sa gadget. So dapat iwasan natin ang paggamitin sila ng gadgets habang kumakain. Okay. Next, isali ang iyong mga anak sa paghahanda ng pagkain. Ito, maganda ito, mami. Kasi kapag sinama natin ang ating mga anak, halimbawa niyaya natin, "Nak, halika dali, samahan mo si mama. Magluto tayo ng paborito mong ulam." O, oh, diba? So, yung anak mo, mainggan siya. Sige, nak, ganito gagawin mo, ha. O, dapat hinihiwa siya ng ganito. Tapos, hinuhugasan siya. Tapos, igigisa siya. So, tuturuan mo siya ngayon o ipapakita mo sa kanya kung paano ang paghahanda ng pagkain. So, kapag ginawa mo kasi yun, kapag oras na ng kainan, syempre nasa isip ng bata, "Ay, ginawa ko yan, inihanda ko yan kasama ni mama." So, parang magkakaroon siya ng instinct na masarap to kasi gawa ko to. So, maiingga niya o mamomotivate siya sa pagkain ng gulay na hinen kasi siya ay yung naghanda. So, di ba, yung pagiging masaya niya o ang karanasan niya sa pagluluto ay magdadala rin sa kanya ng motivasyon or maiingganyo siya na sa pagkain ng kanyang inihanda o ng gulay. So next, subukan daw papiliin ang iyong anak ng mas gusto niyang kainin na pagkain may gulay. So dapat lagi mo siyang tatanungin, "Nak, ano ba yung gusto mo?" "Sige, nak, anong gusto mong ulam?" "Tapos, ay, sige, gusto mo ng ano, gusto mo ng adobo." "Sige, lagyan natin ng gulay." "Nak, anong gusto mong lagay natin gulay?" So dapat sa kanya yung nanggagaling yung gana or yung gusto kung ano yung mga gulay na dapat na inilalagay. Kasi kapag na lagi na lang tayo ang nasusunod, kumbaga pinipilit natin siyang kumain, so nawawalan siya ng gana, parang ayaw niya tikman kasi nga hindi niya naman kilala o hindi niya yung gusto. So dapat tatanungin din natin lagi yung ating mga anak kung ano ba yung mga gusto nilang pagkain o nakainin ngayong araw na ito, tapos lalagyan niyo ng gulay. Okay, gumamit ng mga makukulay na gulay sa mga nilutong pagkain. Okay, bakit ano yung makukulay? Siyempre, di ba, kapag sinabi nating makukulay, kapag paningin pa lang o tingin pa lang natin doon sa pagkain, parang, "Wow, ang sarap naman ito," di ba? Kasi makulay nga yung pagkain, kumbaga naiinganyo kang kainin kasi ang ganda-ganda niyang tingnan, siguro masarap nito. Ano kaya yung lasa nito? Ano kaya yung, "Ay, ang ganda nito, ang tamis siguro nito," di ba? Yung, kasi kapag ka naghain ka ng napaka, parang walang kagana-ganang gulay. Kahit naman sa larawan eh. 'Di ba kapag tinignan mo ang isang larawan na walang kaganang-ganang kulay, kahit anong ganda pa nito ng larawan, hindi ka siya makakakuha o makakaagaw ng pansin mo. So dapat ganun din sa pagkain. Maghahain ka nung talagang kapag unang tingin pa lang maiinganyo o makukuha mo na 'yung attention nila para sila ay kainin. Okay, next, sabihin daw ang mga benepisyong pangkalusugan ng mga gulay. So, ibig sabihin nito, kapag pinapakain mo ng gulay ang iyong anak, dapat sinasabi mo sa kanila yung benepisyong makukuha nila dito kapag ito ay kanilang kinain. Halimbawa, pinakain mo sila ng kalabasa. "Alam mo ba, nak, kapag kumain ka ng kalabasa, lilinaw ang iyong mga mata. Kahit maliliit na bagay, madali o makikita mo ng malinaw." So, gusto mo ba luminaw yung mata kahit na malayo, kitang-kita mo ang mga bagay-bagay sa iyong paligid. So, doon pa lang, kaya pala, kailangan kumain ako nito para malinaw yung mga mata ko. O, halimbawa din, "Onak, ito o, kamatis. Alam mo ba, sabi nila, kapag kumain ka doon ng kamatis, kikinis ang iyong kutis." O, diba? So, ibig sabihin, "Ay, parang maganda yung kutis ko, kakain na ako ng kamatis." So doon pa lang sa pagbibigay mo ng benepisyo na makukuha nila doon sa kanilang kinakain na gulay,
May isip ng bata na ay kailangan ko itong kainin kasi makakatulong ito sa akin. Magpapaganda ng kutis ko, magpapalino ng mata. So, dapat lagi po nating sinasabi ang benepisyong nakukuha nila sa pagkain ng light. Next, huwag daw pagalitan o sigawan ng iyong anak para kumain lang siya ng gulay. Ito kadalasan nangyayari sa atin mga nanay. Kapag hindi tayo sinunod ng ating mga anak, nakainin mo na itong gulay. Ayaw ko, mami, sabi niya. Ano ba? Kumain ka ng gulay. Kailangan mo yun ng gulay para ikaw lumakas ka. So, dapat hindi po ganun ang pagpapakain sa ating mga anak. Dapat, katulad nga, di ba, sabi ko kanina, sabihin yung mga benepisyong nakukuha sa pagkain ng gulay. O dapat mas gamitan nyo siya ng mga mahinahon na salita para mas mainggan nyo sila o mahikayat nyo sila na kumain. Dapat hindi nyo sila sisiton. Kasi kapag sinigawan nyo sila, hindi rin nila, o pag kinain ni pa rin, o ba, kinain nila yon kasi sinigawan nyo siya. Parang hindi tanggap ng katawan niya yung kinain niya. Hindi rin siya, parang hindi siya nabusog. Parang wala lang. So dapat, ang pagkain kasi dapat ini-enjoy yan eh. Dapat ang pagkain na kinakain natin, ini-enjoy natin para tayo nabubusog, para mas nakukuha natin yung mga sustansya na kailangan ng ating katawan. So dapat kasi kapag kumakain sila, huwag niyong pagalitan, huwag niyong sigawan kasi mawawalan sila ng ganang kumain. Next, huwag daw gawing gantimpala o parusa ang pagkain. So usually ito yung ginagawa natin mga nanay, di ba? So, kahit di natin na aminin, ginagawa natin ito. O kumain ka nito na pag kinain mo yan, bibili kitang ice cream. O pag hindi mo kinain yan, hindi kita bibili ng cake. Hindi kita bibili sa Jollibee. Diba mga ganun mga ginagawa natin mga nanay? So, dapat hindi po. Kasi, ang magiging instinct nila, ang tatatak sa isip nila kapag kinain ko ito, bibigyan ako ni nanay ng ice cream. Kapag hindi ko ito kinain, magja-Jollibee kami. Ay, hindi kami magja-Jollibee ni nanay. So, dapat kainin ko ito para mag-Jollibee kami. So, dapat kasi, hindi natin yung ginagawang gantipala. Kasi nga, ginagawa lang nila iyon para makuha yung gusto nila. So, dapat hindi natin yung ginagawa. Kasi, parang mas tinuturoan natin silang maging mahilig sa mga hindi masustansyang pagkain. Kasi nga, andun pa rin na kinakain nila yung mga hindi dapat kainin. O mga hindi dapat laging kinakain. So dapat, ang magiging gantimpala mo dyan, sige nga anak, kainin mo yan. Alam mo ba, kapag kinain mo yan, ang iyong katawan ay lalakas. Yun dapat yung mga ginagawa o sinasabi natin sa ating mga anak. Okay, tandaan po yan mami, huwag gamitin na gantimpala o parusa ang pagkain. Okay, ang pangatlo, mabuting halimbawa. Ito, mga nanay, isa pang mahalaga. Ipakita daw ang pagkain ng wasto. Mas tutularan ka ng anak mo kung mabuting halimbawa, kakain ka rin ng masustansyang pagkain. So, dapat tayong mga nanay, mga magulang, tatay, ate, kuya na nagpapakain sa ating mga anak, mga kapatid, mga pamangkin, mga apo, dapat tayo rin po. Tayo rin po ay kakikitaan ng pagkain ng masustansyang pagkain. So dapat sinasabayan natin sila, sabay-sabay tayong kumakain ng masustansyang pagkain. Kasi nga naman, halimbawa, o yan, katabi mo nga siya, kakain siya gulay, ikaw kinakain mo burger. O, paano niya, paano siya maiinggan yung kumain nun kung nakikita kang kumakain ng burger? O paano mo siya sasabihin na, kainin mo yan, kailangan mo yan, kailangan ng katawan mo yan. Eh mama, ikaw nga kumakain ka ng burger, eh, di ba? Pagka kinakain mo yung burger, di masustansya din niya kasi kinakain mo yung burger. So dapat iwasan na lang natin na kumain tayo ng mga pagkain na hindi dapat na kinakain madalas ng ating mga anak. So, hindi naman sinabi totally na huwag niyong pakainin ng mga ganong pagkain. So, dapat mas marami ang kinakain nila o iwasan na lang ang mga hindi masustansyang pagkain.
para sa na ipakain sa inyong mga anak. So, kung ano gusto niyo, patago na lang kayo para na kumain ng mga ganun. Kung gusto niyo mga nanay, huwag niyo na lang ipakita sa inyong mga anak, kasi dapat tayo ay maging isang mabuting halimbawa sa ating mga anak. Kasi 'di ba, sabi nga nila, ang nakikita sa matanda ay mabuti sa mata ng bata. So, ibig sabihin, kung ano daw ginagawa ng matanda, tama daw yun. Kasi kaya gagayahin ng mga bata. So, yun po ang ibig sabihin natin ng maging mabuting halimbawa. Tapos, okay. Yan, mga gulay. Dapat natin pilitin o alisin sa ating mga anak ang pagiging mapili sa pagkain. So, tandaan natin ang tatlong healthy habits sa pamatulungan ang mga picky eaters. Ano nga ulit ito? Dapat ay ang pamilyaridad sa pagkain ng inyong mga anak. Pangalawa, bumuo ng mabuti o masayang karanasan. At ang pangatlo ay maging mabuting halimbawa para sa kanila. So, isa pa, galing sa para maging malusog ang ating pangangatawan, dapat choose nutritious and varied options. Dapat maging mapili sa pagkain o mapili sa mga kinakain ng inyong anak. Dapat piliin nyo yung mga masusustansyang pagkain. Next, manage portion. Ibig sabihin, dapat sapat yung dami ng kanilang kinakain. Hindi pwedeng mas maraming iinumin na tubig habang kumakain, kasi mas madali sila magbusog. Dapat tama ang pagbibigay nyo ng pagkain sa kanila. Next, enjoy meals together. So, ito'y napakahalaga sa pamilya, ang pagkain nang sabay-sabay. So, dapat nagagawa natin yan upang mapanatili ang kalusugan sa ating katawan. So, bago natin tapusin ang ating talakayan ngayong araw na ito, bilang pagbibigay ng karanasan at idea, pwede nating ibigay ang ating mga kasagutan sa ibibigay kong worksheet tungkol dun sa una nating katanungan kanina at ngayon, na kailangan na umisip daw tayo ng malikhain, masarap, masustansya at kid-friendly na pagkain na magugustuhan ng inyong pihikang anak. So, kailangan natin ibahagi ang inyong idea sa iba. So, mag-share tayo ng ating mga idea. So, magbibigay sa inyo ng link para masagutan o maibigay ang inyong karanasan at maibahagi ang inyong mga idea. So, thank you. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway may natutunan kayo sa aking ibinihagi ngayong araw na ito. Maraming salamat po. See you!